Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na kasalukuyang nakatutok sa ating programa, mapa television man, radyo o sa online streaming. Ngayon po ang ikalawang araw ng implementasyon ng General Community Quarantine dito sa Metro Manila at sa mga piling lugar sa ating bansa. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po yung lingkod, Secretary Martin Andanar. At ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio mula pa rin sa PCOO at kasama niyo magbabalita tungkol sa health crisis na kasalukuyan nating nararanasan, hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong mundo. Basta laging handa at sama-sama, kaya po natin ito. Bayan, halina't samahan niyo po kami dito sa public briefing, hashtag laging handa PH. Secretary Martin, alamin na natin ang pinakahuling balita ng kaso ng COVID-19 sa bansa na itala ang 18,638 total number of COVID-19 cases sa bansa matapos itong madagdagan ng 552 reported cases as of 4 PM kahapon. 119 sa dagdag na kasong ito ang fresh cases habang 433 ang itinuturing na late cases. Nadagdagan naman ng 70 ang bilang ng mga gumaling sa kabuuang bilang na 3,979 recoveries habang 3 ang naidagdag sa mga nasawi sa kabuuang bilang na 960 deaths. Ayon sa John Hopkins University and Medicine, mayroon ng 6,679,668 COVID-19 cases sa buong mundo kung saan 2,674,140 na ang naka-recover habang 373,973 ang nasawi. Nasa 39 na pwesto po ang Pilipinas sa may pinakamataas sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Sa Timog Silangan ng Asya na tinatayang nasa 92,674 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 kung saan 2,805 ang namatay mula sa sakit na at 44,183 ang nakarecover dito. Nasa 3 pwesto pa rin ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon at nangunan Singapore na may 35,292 confirmed COVID-19 cases. Pangalawa, ang Indonesia na may 26,940 confirmed COVID cases. Para po sa inyo at ang inyong mga katanungan, concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894 COVID o kaya 02894-26843. Para po naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Maaari nyo ring tawagan ang hotline numbers na iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita nyo po sa inyong TV screens. Patuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon sa COVID-19. Maaari nyo po bisitahin ang covid19.gov.ph. Maya-maya naman po makakasama rin natin magbabalita sina Dennis Principe ng Philippine Broadcasting Service, Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera at Regine Lanuza ng PTV Davao. Makakapanayam natin ngayong araw na ito sina Yusek Maria Rosario Vergere, ang tagapagsalita ng Department of Health, Yusek Ruth Castelo ng Consumer Protection Group ng DTI, si Shelo Villaluna, ang spokesperson ng Philippine Airlines. Tia Agnes Cervantes mula sa Philippine Embassy in Rabat, Morocco. At si Charo Logarta Lagamon, ang spokesperson ng Cebu Pacific. Bayan, kung may nais po kayong itanong sa ating mga resource person, i-comment lang po ninyo sa ating live feed at sisikapin natin itong bigyan ng kasagutan. At para naman po sa ibang mga balita, maging vigilant at patuloy na sumunod sa mga health protocols sa kadahilan ng hindi pa natatapos ang COVID-19 pandemic sa bansa. Ito ang naging paalala ni Senator Bongo sa publiko matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang implementasyon ng General Community Quarantine sa Metro Manila at sa mga piling lugar gaya ng Pangasinan, Baguio City, Region 2, Region 3 at Region 4A base na rin sa rekomendasyon ng Interagency Task Force o IATF.
Samantala, nananatiling nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine ang Cebu City sa Kabisayaan. Sa ilalim ng GCQ ay mas marami na pong negosyo ang magbubukas at magkakaroon ng limitadong transportasyon. Ngunit hindi raw ibig sabihin nito na kapag GCQ ay maaari na kayong magliwaliw at mamasyal. Ang pakikiisa at pagkakaroon ng disiplina ng bawat isa sa atin ay malaking tulong upang tuluyan nating malampasan ang COVID-19 pandemic at umusad na po tayo sa tinatawag na new normal. Patuloy na rin ipinanawagan ng senador sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga scam at fake news na dinadawit ang kanyang pangalan at ng ating Pangulo sa pagbili at pagbibenta ng medical supplies. Kung din ito ay handa o mano siyang magsiyasat upang mahuli at pananagutin ang sinumang inaabuso at sinasamantala ang kasalukuyang krisis na ating nararanasan upang kumita lamang ng pera. Samantala, para naman po mas mapalakas pa ang healthcare system sa bansa, partikular ang kapasidad ng mga pampublikong ospital at serbisyong medikal sa mga probinsya kontra COVID-19 ay kasalukuyang isinusulong sa Senado ang House Bill 6036 at House Bill 6144. Simulan po natin ang ating talakayan para sa ating unang panauhin. Kumustahin po natin ang kasalukuyang lagay ng COVID-19 sa bansa. Kasama si Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health. Ma'am, magandang umaga po. Yusek? Good afternoon po. Yes ma'am, nitong mga nakarang araw po ay nagkaroon ng delay sa mga impormasyon about COVID-19 sa inyong COVID-19 tracker. Gayun din yung confusion about sa categories ng confirmed cases na inyong inilabas. Itong fresh at late cases at kahapon po nga sa inyong press briefing ay ipinaliwanag ni Ginoong Troy Hepte ang konteksto kung bakit kailangan hatiin ang confirmed COVID-19 cases. Ang tanong po natin ay paano po natin in-address ang mga problemang ito sa pamamagitan ng inyong bagong platform, itong COVID Kaya Information System? Yes, sir. No? So this COVID Kaya is our means of automating our information system. So ito pong COVID Kaya ay isang proyekto kasama po ang World Health Organization kung saan nagkaroon po ng automated system. It's an electronic case investigation form kung saan lahat po ng ating mga units na gumagawa nitong ating case investigation form, katulad ng ating mga LGUs, laboratorio, ospital, ay nakakapag-input na po na automated dito sa sistema na ito. Sa ganitong paraan, bumibilis po ang ating mga reports at nagkakaroon po tayo ng mas accurate and real-time na report. Kaya po tayo nagkaroon ng mga temporary classification na fresh and late kasi because of COVID kaya kailangan po naming i-check yung line list ng mga laboratorio natin para ma-cross-validate dito sa mga datos na meron tayo sa kagawaran ng kalusugan. At dito po natin nakita na meron po tayo mga newly identified confirmed cases sa line list na kailangang i-report pa rin, which we are now tagging as the late cases. Next. Bukod sa mga kaso ng COVID-19, ano pa po ang bagong features na matatagpuan sa COVID Kaya Information System? Ano po naman itong Beat COVID-19 Today? Did I hear it right, sir? Beat COVID? Sec? Yeah, yes, go ahead ma'am, can you hear me? Yes sir, can I have the question again? Yes, una-una, ano po ang mga bagong features na makikita sa COVID Kaya Information System? And the second question, ano naman po itong Beat COVID-19 Today, Philippine Situationer? Yes, sir. Ang Beat COVID-19 Today Situational Report, ito po yung nilalabas namin araw-araw. We publish it every day. We post it in our website, in our social media pages. Dito po, nakalaman po dito sa Beat COVID-19 Situation Report natin ang lahat-lahat po ng updates natin as to number of cases, laboratory facilities, laboratory capacity, unique test
being done, all the samples being tested, lahat po ng ating mga PPEs na andyan, healthcare workers data, at nandyan din po yung ating behavioral messages dyan sa ating Beat COVID-19 situation report. Ito naman pong COVID kaya natin, specific po ito na ito ay isang electronic case investigation form na ginagamit ng ating mga facilities. And dito po makakapag-input ang ating mga facilities ng kanilang mga detalye regarding po dun sa ating mga pasyente, at maaari rin po ito makita no, ng iba nating mga kasama sa mga facilities, so it can be interoperable as well. So this would now make our system automated para po nga mas mabilis po ang ating pagbibigay ng impormasyon sa ating publiko. Employer na sumailalim po sila sa test muna. Ano po yung pwede nyong ibigay na guidelines para sa mga ito na bahagi ng tinatawag nating new normal? Good morning, Yusek Rocky. No? Base po sa ating mga pamantayan ngayon ng return to work protocol ng DOH, ang atin pong nire-recommenda ay magkaroon ng symptomatic screening kung saan lahat po ng magre-resume o babalik sa trabaho, kailangan ma-screen sila during that day na bumalik sila sa trabaho at makita kung may simptomas sila. Kung may simptomas sila, kailangan silang i-isolate at i-test. Ngayon, yun naman pong isa pang kailangan itanong kung nagkaroon sila ng simptomas for this past 14 days. So kung meron din po sila naging simptomas for this past 14 days, kailangan pa rin po silang i-isolate at saka i-test. So ito po yung ating rekomendasyon para sa ating work, return to work protocol for testing po. Hon Yusek Maria Rosario Berhere, mabuhay po kayo dyan sa DOH. Salamat po. Bukod sa masikip na daloy ng trapiko at pagdagsa ng mga pasahero sa pagbubukas ng pampublikong transportasyon sa unang araw ng implementasyon ng GCQ kapon po, ay kumustahin naman natin ang naging pagbubukas ng mas maraming business establishments dito sa Metro Manila at mga hakbang ng DTI upang masiguro ang kaligtasan. Hindi lamang po ng ating mga consumer ha, kundi ang mga empleyado ng mga naturang establishmento. Makakapanayan po natin si Yusek Ruth Castelo ng Consumer Protection Group ng DTI. Magandang araw po sa inyo, Yusek Ruth. Hi, good morning, Sec Martin. Good morning, Yusek Rocky. Ma'am, under GCQ ay fully operational na ang mga negosyo at establishments na nabibilang po sa Category 1 industry gaya ng agriculture, fishery, forestry industries, food manufacturing at food supply chain business, food delivery services, health-related establishments, logistics, IT at telecommunications companies at media. Sa naging balik operasyon po ng mga nabanggit na industriya, kumusta po ang monitoring ng DTI kung sumusunod nga ba sila sa health protocols na inyong inilatag? Yes, sir. Yung mga businesses, mga opisina at mga negosyo that were allowed to operate already, meron po tayong joint memorandum circular between DTI and DOLE. These are the guidelines in the prevention of COVID-19 in the workplace. Kailangan po talaga nilang sumunod, sir, and we're monitoring. So far, yung mga napuntahan po natin, nakaka-comply naman. But of course, we'll have to do more para makita po natin na everybody talaga, both the employer and the workers, comply with our protocols. Kahapon, sir, open na rin po yung operation ng in MECQ areas, at least ng dine-in restaurants. Ang salons po and barbershop will open on June 7, sir. Yes, ma'am. Kumusta naman po ang pagmamatyag ng DTI sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, kasi marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagre-reklamo at may mga tindahan o supermarket pa rin na mataas ang presyo ng mga basic commodity? Opo, in terms of prices, sir, at least for manufactured food products covered by the DTI under the Price Act, very stable po siya, sir. We reverted back to the suggested retail price dated September 30, 2019, after the expiration of the price freeze. Kasi sir, yung price freeze po is effective only for 60 days from the time of declaration ng
state of calamity natin, which was March 15. So, March 16. So, May 15 po, na-lift na yung price freeze. Balik po tayo sa presyo na tinalaga natin in September of last year. So, very stable po siya, including supply. Wala po tayong problema. In fact, we have been receiving requests po from the manufacturers and retailers both na i-lift na daw natin yung ating anti-hoarding and anti-panic buying memorandum circular. Kasi sir, we limited the purchase of the consumers at yung pagbenta ng retail dahil po we prevented, of course, panic buying, yung binibili halos lahat ng mga tinda natin dun sa retail, pati po yung mga tao na nagpa-panic buy. Kaya po medyo inayos natin ng konti at the start of the ECQ. And then we're still studying, sir, if we're going to remove the purchase limit na. Si Secretary Lopez po is still looking into it, sir. Yusek, unahin ko lang yung tanong ni Ivan Mayrina ng GMA7. Ito po ang tanong niya para sa inyo. Kailan daw ba pwedeng maningil at pwede bang puwersahin ang landlord, ang tenant na magbayad? Isang baksakan ba o pwedeng hulugan? Paano naman daw po yung karapatan ng property owner kung yun lang din naman po yung source of income nila? Oh, thank you, Yusek Rocky. Today, fresh from the oven, yung Memorandum Circular 20-29 natin. This is an amendment to the earlier resolution, Memorandum Circular on Rents. That was MC 2012. Ito yung bago, 20-29. 30-day grace period is given to the tenant, either on residential or commercial rent, para makapagbayad siya or tsaka siya uumpisang singilin from the 30 days from the date of the lifting of the community quarantine or kung nag-umpisa na yung negosyo niya or nakabalik na siya sa trabaho. And then, Yusek Rocky. Yes, go ahead, ma'am. Opo. Ituloy ko lang. Yung 30 days na yun, doon pa lang siya mag-umpisang magbayad or umpisahan niyang siya na singilin. And then the tenant has the option of paying in 6 monthly installments after the 30-day grace period. Ang requirement lang po, they will fill up execute a promissory note or any letter indicating their intention na mag-installment. Ibigay po nila doon sa kanilang landlord or landowner. Po, Yusek, sa pagkakapasa naman po ng bike bill at bilang paghahanda para sa online learning sa pasukan sa Agosto at maging sa mga mag-work from home, inaasahan din po ba na may taas presyo ang mga bisikleta at yung mga gadget po gaya ng laptops at mga tablets? Paano po ang gagawing pag-monitor dito ng DTI? We will see po kasi before COVID, hindi siya basic or prime commodity. So, hindi po talaga natin yan binantayan before COVID because it was a regular consumer product. Pero titingnan po natin ngayon, Yusek, kung kailangan nating mag-impose. But of course, this will have to be legislated. Titingnan po natin kung paano. But in the meantime, pakiusap natin sana doon sa mga both the business night na nagbebenta nitong mga ganitong produkto at sa consumers na kung magtataas po ng presyo ang negosyo para sa bike or laptops, kung pwede po yung reasonable increases lang na hindi masyadong malaki na masyadong masakit for the consumer dahil we understand na kailangan nila rin makabawi dun sa mga losses nila for the past 2.5 months. Pero hindi po para pagsamantalahan na natin ang consumers. On the consumer side naman, kung meron pong bahagyang increase na gagawin yung mga nagbebenta, report po nila sa atin and then we will see kung unreasonable po ba yung naging increase nila and then we'll take action. Itawag lang po nila sa DTI 1384, that's our consumer hotline, or consumercare@dti.gov.ph email address. Opo, Yusek, sa darating naman po June 7, magbubukas na yung mga barbershop at salon dito sa pareho po sa GCQ at MGCQ areas. Linawin lang po natin sa publiko, lalo na yung mga gustong-gusto na talaga magpasalon o magpunta sa barbero. Ano-ano po yung mga
dapat lang na serbisyong dapat ibigay sa kanila at gaano karami yung mga pupwedeng dapat maserbisyuhan? Yusek? Okay. Babalikan po natin si Yusek Castelo. Nagkaroon lang po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Kung naandyan na po siya or... Okay. Ngayon naman po ay puntahan natin ang makakasama naman natin ang ating mga tagapagsalita po ng Philippine Airlines. Walang iba si Ms. Shelo Villanuna. Magandang araw po, Michelle. Yes, magandang araw sa iyo, Yusek Rocky. Magandang araw sa iyo, Yusek Rocky. And of course, kay Secretary Martin Andanar. Good afternoon. Secretary Martin po ay kasama natin ngayong araw na to. Secretary Martin? Michelle, good morning po. Kumusta po ang inyong pagbabalik operasyon sa unang araw ng GCQ? Alright, yung unang operasyon po natin sa unang araw ng GCQ, ito po yung kahapon June 1, yung ating Manila San Francisco PR-104. Naging matagumpay naman, Secretary Mark, marami pong pasahero ang sumakay. Of course, yung profile po ng passengers, sila po ay U.S. nationals, foreign tourists, and holders of U.S. permanent residence visa sapagkat bawal pa ang Filipino travelers sa ating mga international flights. So, sisimula na po yung ating domestic flight bukas, no? Because binigyan po tayo ng approval ng IATF kahapon papuntang Cebu, Davao, Dumaguete at Cagayan de Oro. Pero at this very moment, nakatanggap po tayo ng balita that may mga additional travel requirements ang hinihingi ng Cebu at Dumaguete Station. So, antabayanan po natin ang anunsyo, no? Hinggil sa mga biyaheng ito. But so far, simula na po yung ating mga domestic flights tomorrow. So June 3 hanggang June 30, kasang-kasa na po yung ating mga frequencies. And then for our international flights, June 1 kahapon hanggang June 30. Michelle, kasi syempre alam natin magsisimula na nga yung inyong mga commercial flights, pero hindi pa rin natin maalis yung medyo talagang kailangan nating mag-ingat dito sa COVID-19. Ano-ano po yung... sanitary safety measures na inyo ipinatutupad para sa mga pasahero at syempre dun sa inyong crew ng Philippine Airlines? Alright, simulan po natin na Yusek Rocky sa ating aeroplano. Ang ating mga aircraft ay napapasailalim sa tinatawag natin intensive disinfection utilizing high-grade eco-friendly disinfectant. This cleaning process is carried out, Yusek Rocky, after each and every flight, domestic and international. Ang aking mga cabin crew ay may suot na protective gear specially designed by our designer, Mr. Edwin Tan. And of course, magkakaroon po tayo ng simplified food service. At sa bawat stage ng passenger journey, halimbawa po sa check-in, magkakaroon po ng mga social distancing managers to ensure that social distancing is observed during the check-in and boarding process. So yun po yung mga safety measures. At isang karagdagan lang po, meron po tayong HEPA filtration system. Sa madaling salita, ito po ay isang sistema na naka-install sa ating technological system installed in all our aircraft that ensures purification of the air in the cabin. So these are the safety measures in place, Yusek Rocky. Michelle, may tanong tayo mula sa ating kasamahan si Raymond Tinasa ng Bombo Radio. Kung galing daw po ng Iloilo, siguro kahit hindi lang Iloilo, pagdating sa NAIA, kailangan pa daw pong i-quarantine daw. Okay, aanunsyo po yan ng IATF, no? Kapag domestic flight, meron pong testing mechanism sa domestic airport, no? So, I would like to tell him, no, Raymond Tinasa, to confer, of course, the details with the IATF. But what I am aware of is there is a testing mechanism upon arrival. Not only for flights arriving in NAIA, but international arriving passengers as well. Yung pinatawag po nating testing sa triage area, which is the swab test, and the succeeding quarantine period of 3 days while the results are being awaited. And if the passenger from the international flight tests negative, ito po ay re-released. He or she can go to his or her residence or domicile. And if it's positive,
the person or the passenger is endorsed to a COVID hospital. Sa Cebu, halimbawa, at sa Davao, and of course, sa Bacolod, no, kausap ko kahapon si Mayor Leonel Villa, sila po ay may set up ng mga testing mechanism doon po sa, not in the airport premises, but it's very near Bacolod Airport. It is a testing center similar to what the overseas workers undergo when they arrive in Manila. So ito po yung testing process na gagawin po sa probinsya. So this one applies not only in Manila but also in the province. So yun po, the details will be announced of course by the IATF. They are in a position to give you all these details. Well, Michelle, may pahabol din na tanong si Joseph Morong ng GMA 7. Ilang oras daw kailangan i-allot for passengers before flight? Okay, hi Joseph. Okay, pag international flights, dapat nasa airport po sila ng 4 hours before international flight. At pag domestic, 3 hours. Now, ang kadilanan po nito, may kaunting kahabaan po yung proseso because sa bawat stage ng passenger journey, dapat ang mindset ng pasahero may pila. May pila sa entrada sapagkat may temperature reading po tayo, processes na sa gawa bago pa man pumasok sa terminal. Pagdating sa check-in counter, syempre may espasyo sa pagitan ng bawat pasahero. Pagkatapos nun, yung boarding process, syempre by smaller batches para masiguro. Even pagdating po sa passenger tube, hindi po mapupuluyan kaagad sapagkat pay social distancing. So, yun po yung aking kasagutan. 3 hours for domestic and 4 hours for international. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam, Ms. Cielo Villaluna ng Philippine Airlines. Salamat po. Balikan po naman natin si DTI Undersecretary Ruth Castelo. Ma'am, are you back? Oh yes, Secretary Martin. Sorry po, na-cut yung linya. Yes, sir. Ma'am, ano-ano po ba yung serbisyong maihahandog ng mga barbershop at salon sa mga panahong ito? Sir, for now, limited pa po talaga siya sa haircut. Haircut lang, so other services like hair color or treatment or shaving para sa mga lalaki, hindi pa po kasama, sir. What we want sana is for the barbershops and salons to practice yung ating health protocols na ma-practice sila, yung workers nila inside, and the customers para everybody will get accustomed to these new protocols para po pag eventually we are able to expand the allowable services, alam na po nila pare-pareho kung anong gagawin, sir, or kung paano po. Opo, Yusek, Ruth, natanong ko na rin naman yung tanong ni Ivan Mayrina kanina. Ito na lang po mula kay Ariana Meres ng ABS-CBN News Online. Many online businesses crop up during the lockdown. How does the DTI plan to regulate this? Yusek, yung sa on prices, muna on prices and standards. Like I said, ito pong suggested retail price natin on basic commodities, yung basic necessities and prime commodities under the Price Act should also comply with those sold online should also comply with the SRP bulletin. Wala po tayong distinction ng application nito whether it's sold physically in a physical store or online. Ang DTI po, we have around 2,500 employees nationwide. And siguro 500 po dito ang working from home or in the front line na nakaharap dito sa crisis natin. But we have the rest of the 2,000 people na monitoring online, Yusek. Yan po yung pinagawa ni Secretary Lopez so that all of us will be on it. At nakabantay po tayo. And we see them. In fact, we coordinate this with the NBI and the CIDG ng PNP. Marami na pong nahuhuli actually on the overpricing, profiteering, or yung quality po ng kanilang produkto, yung walang proper registration from FDA and other government agencies. So, it's a warning din po against all unscrupulous individuals who plan or who have been doing this na hindi po porque naka-crisis tayo or naka-work from home, eh hindi na po nagpapantay ang DTI. Ang dami po namin na nakatutok rin online.
Maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Ruth Castelo ng DTI. Mabuhay po kayo, ma'am. Salamat po, Sec. Martin and you, Sec. Rocky. I'll see you around, ma'am. Rocky, kamustahin naman natin ang mga Filipino migrant workers sa Kingdom of Morocco. Makakapanayam natin, finally, si Consul General Maria Agnes Cervantes. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Good morning, Yusek Andanar, Yusek Rocky. Greetings from the Philippine Embassy, Rabat. Ma'am, kailan po at bakit kinailangan muling magbukas ng Embahada ng Pilipinas dyan sa Rabat, Morocco? We look at Morocco as a partner, an important partner of the Philippines sa dito sa North Africa. No, sa ngayon, dalawa pa lang ang, noong wala pa si Rabat, dalawa lang ang ating embahada dito sa Africa, which is in South Africa and also in Kenya. So ngayon, ang ating ating gobyerno was thinking to set up our embassy here in Rabat to have closer relations with Morocco because we consider Morocco as an important member of the African Union. That is why we are setting up our embassy here. Ilan po ulit yung mga Pilipinong naninirahan sa Morocco at ano po ang karaniwang hanap buhay nila dyan? Sa ating mapping, we have mapped out at least 1,000. Pero sa dahil ang ating mga kababayan ay they are all in all industries, no? Yung ano sila, meron tayong mga highly skilled workers, meron tayong mga semi-skilled, meron rin tayong mga nakatrabaho sa bahay. So sila, all, more or less, there are 4,500. Pero dahil bago pa lang tayo dito, ang na-mapping pa lang natin ay 1,000. Ma'am, what a challenging year nga for our embassy in Morocco. Since it was just re-established last year, pero andito agad yung banta ng COVID-19. So far, how many confirmed cases po na na-record na in Morocco? At ilan po sa mga ito ang Pilipino? Ma'am, we are so lucky here because pataas ang local infection, ang Morocco ay nag-declare kaagad ng state of health emergency. So there was a lockdown immediately. At yung ating mga kababayan naman, ay sumunod naman sila sa mga health procedures at saka mga procedures na binigay ng gobyerno ng Morocco. So as of now, we have not received any report na may Pilipino na nagkasakit ng COVID. Pero ma'am, kumusta po yung ating Filipino community dyan? Kumusta po yung pakikipag-usap mo sa kanila? They are very cooperative, ma'am. That's why dumating kami dito 27 December. Pero sa ngayon, we have already connected with them. That's why we already have a list of at least 1,000 Filipinos. We have done mapping isang beses lang to dahil sa COVID, no? So nakapunta kami sa Tangier with our labor attaché and our representatives from the Honorary Consulate in Casablanca. So doon, nag-start kami sa aming mapping and then we have point persons from the different cities of Morocco. That's why we were able to get the information about 1,000 Filipinos so far. Higit 2 linggo matapos makapagtala ng COVID-19 case ay nagdeklara na agad ng state of medical emergency sa Morocco at kasabay nito ang pagre-restrict sa movements ng mga tao. What are the early measures na ipinatupad ng Morocco para ma-mitigate ang epekto ng COVID-19? Ang Morocco, you said, nag-lockdown sila. So, people were constrained to stay in their homes.
And then kung lalabas, dapat isa lang sa membro ng pamilya. So hindi makalabas ang tao kung wala silang pass. So this helped people na hindi sila ma-infected. So that is why until now mababa pa rin ang infection sa Morocco at about 7,833 today. How is the economic landscape dyan po sa Morocco? Dahil sa restrictions, marami ring mga establishments ang hindi mo na pinayaga magbukas? Of course, you said ang mga essential businesses lang talaga ang pina-operate nila during the lockdown. But since bumaba na ang number of infections, so now they are opening up a bit. Opo, ma'am. Opo, ma'am, alam namin na bago lang po kayo dyan sa Morocco, pero paano po yung koordinasyon na ginagawa ninyo sa gobyerno ng Morocco? Ma'am, we have already established our connections with them. So we communicate with them through Viber or WhatsApp. And then we also send them yung notes even during lockdown. Mensahe po sa mga kababayan nating nasa Morocco at saan at paano nila kayo makokontak. You said ang ating mga kababayan ay very active with us, no? That's why kami magkokontak kami with them using WhatsApp, using Viber, using messages, and pero ngayon ang hingi nila sa amin ay matulungan yung iba, no? Matulungan sila na makauwi sa Pinas kasi because of the economic life because of the lockdown, meron din tayong mga kababayan na nawala ng trabaho, so they have been asking us for help so that they can be repatriated to the Philippines. Pero sila, maliit lang ang kanilang number compared to the total Filipino population in Morocco. Maraming salamat po sa inyong panahon at mag-iingat po kayo lagi, Consul General Chargé d'Affaires Maria Agnes Cervantes mula po sa Morocco. Thank you very much, Yusek Martin and Yusek Raki, for having good day to you. You're welcome, ma'am. Kumustahin po natin ang pagbabalik operasyon ng Cebu Pacific. Kasama po si Ma'am Charo Lugarta Lagamon, ang kanilang tagapagsalita. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes, magandang umaga, Sec Martin and Yusek Raki, at sa inyong mga listeners and viewers. So far po, ay naging maayos po ba ang ating pagbabalik operasyon kahapon? Hindi po tayo nakapag-mount ng flights yesterday, alinsunod po sa direktiba mula sa Civil Aeronautics Board at sa CAAP. Opo, ang tanong po ni Joseph Morong, Ma'am Charo, what do you think of the guidelines for CAB that states that travel should not be for leisure? You think it's difficult to implement? Well, we have to just be, I think we have to define what is leisure and what is not leisure. For now, kasi meron tayong general rule of thumb na halimbawa, if you are a locally stranded individual, yung hindi ka taga Maynila, halimbawa, uuwi ka, that obviously is not leisure. Yung mga OFWs din po nakararating and need to fly back home, ganun din po, hindi rin po leisure. But other than that po na more or less clear po, we need to just establish what else will be classified as non-leisure and therefore essential travel. Pero ano-ano yung, Ms. Charo, ano-ano yung COVID-19 preventive measures na inyong ipapatupad pag nagsimula na po yung inyong flights?
So we're hoping po na makapag-umpisa tayo, na humihingi lang po tayo ng approvals. We are coordinating with the LGUs and with the IATF. But as soon as we are able to mount flights, so kasama po dyan, mandatory po ang pagsusuot ng face mask mula po sa pagtungtong ng airport hanggang pagbaba sa destination. Unang-una. Pangalawa po, lahat po ng eroplano natin, lahat ng pasilidad natin ay mas pinag-ibding po ang cleaning at disinfection. And ang ginagamit po na disinfectant ay yung hindi lamang po alcohol-based, kundi po talaga mga chemical na approved for use sa aviation and has 99.99% efficacy in eradicating germs, viruses, and other contaminants, including the coronavirus. Pangatlo po ay meron po tayong mga PPEs na suot po yan ang ating mga personnel because we are trying to limit the physical contact or and of course support physical distancing for all across all of our operations. Ang boarding lang po, ang consequence lang po nito because we have physical distancing, check-in and boarding will take longer yung proseso. So mas kailangan po mas maaga po ang ating mga pasahero sa paparan. We advise po about 3 hours before for domestic flights once we're able to restart. And kumain na po muna dahil wala po tayong snacks and refreshments or drinks on board the flights para nga po hindi tanggalin yung face mask. So ang meron lang po would be bottled water on board. So lalo na pag medyo lunchtime yung ating flight, kumain na po muna tayo bago mag-board ng ating mga flights. Sa mga kanseladong flights simula nung March, ano po ang inyong paalala sa kanila, ma'am? Well, pag po canceled ang ating flights, hindi po mawawala ang value ng ating ticket. Whether whatever it is, no, kahit promo fare yan, kahit piece of fare yan, nandyan po, intact po ang ating ticket. So if your flight is canceled, you have the option to either rebook your flight to avail of a full refund or put the full cost of the ticket in a travel fund. Ito pong mga to, initially po, pwede po itong i-manage online sa CebuPacificAir.com. I-click lang po yung manage booking. Ngayon, kung lagpas po sa isang buwan from the travel date at hindi pa po na-manage ang booking, maaari naman pong tumawag sa aming mga hotline para po mag-avail kung ano man po ang options na pwede para sa mga pasahero. Ma'am Charo, sa ngalan po ng Presidential Communications Operations Office, kami din po ay nagpapasalamat sa inyong tanggapan sa pamunuan ng Cebu Pacific, sa patuloy po na inyong suporta sa pamamagitan ng pagbigay po ng allowance doon sa inyong baggage pagdating po sa mga pinapadala nating ayuda sa ating mga frontliners sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, ma'am, sa Cebu Pacific. Thank you po. Maraming salamat din. Mabuhay po kayo. Samantala, alamin na natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan. Puntahan na natin si Dennis Principe. Yes, maraming salamat, Yusek Rocky at Secretary Martin. At ito nga po, patuloy po yung pag-ikot ng ating mga reporters para malaman natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan at ng kani-kanilang mga bayan, syudad at probinsya. Unang balita po, one-stop shop area para sa pagkuha ng mga dokumento para makabiyahe, itinalaga ng isang bayan sa Pangasinan. Ang report hatid ni Amy Casino. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagtalaga ng one-stop shop area ang pamalang lokal ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dito maaaring iproseso ng isang individual ang kanyang mga kailangang dokumento tulad ng medical certificate at travel authority para makabiyahe. Sa tulong ng Municipal Tourism and Cultural Affairs Office, Rural Health Unit, Municipal Local Government Operations Office at ng PNP ay naging sentralisado ang proseso sa pagkuha ng mga kailangang papeles, lalo na sa mga tinagurang locally stranded individuals na nais makauwi sa kanilang bayan o probinsya mula sa Bayambang, Pangasinan. Tatawagan naman ng LGU desk ang mga kumuha ng travel authority kapag handa na ang kailangan nilang dokumento.
Ang hakbang na ito ng LGU ay upang maiwasan ang dami ng mga taong nagtutungo sa munisipyo at matiyak na naobserba ng maayos ang social o physical distancing sa ganitong mga pampublikong lugar at maiwasan ang banta ng COVID-19. Manlalapod Dagupan City, I'm Mika Senior, Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Maraming salamat, Amy. Samantala, Southern Leyte mananatili sa General Community Quarantine hanggang June 15. Yan ang balitang hatid ni Gemma Narit. COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Southern Leyte, mananatili sa General Community Quarantine hanggang June 15. Dahil sa mga COVID-19 cases sa mga lugar malapit sa Southern Leyte, patuloy na sa ilalim sa General Community Quarantine ang buong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito, nananatili pa rin COVID-free ang Southern Leyte. Subalit, may mga bagong nagpositibo dito sa ilang mga bayan na kalapit ng lalawigan ng Leyte, gaya ng Hilongos, Tolosa, Panawan at Baybay. Kasunod dito, pananatilihin ang mga border checkpoints, mga health precautionary protocols at ipagpatuloy ang municipal security checkpoint. Kaugnay dito, nananawagan si Southern Leyte Governor Damian Mercado sa mga mamamayan na magtulungan para sa ganap na pagpapatupad ng Executive Order No. 30 na kanyang nilagdaan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Kasabay rin ang pagpasalamat ng gobernador sa mga nag-abot ng tulong gaya ng pamilyang Duterte, Senador Bongbo, Senador Bato de la Rosa, Los Yotan Group of Companies, Metrobank Foundation, ang aktres na si Bea Alonso at iba pang mga kumpanyang tumutulong para sa mga frontliners at mga residente ng Southern Leyte. Gikan diri sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Desliza Narit, Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. At yan ang mga balita na kalap ng ating mga Radyo Pilipinas reporters. Balik sa inyo, Sec Martin at Yusek Rocky. Maraming salamat, Dennis Principe. Alamin naman natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Norte kasama si Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera na imbang na bigat kabsat. Ng modified general community quarantine dito sa lungsod ng Baguio, kapansin-pansin ang bahagyang pagdami ng bilang ng mga nagtutungo dito sa Central Business District, bagay na naobserbahan pa rin sa kasalukuyan. Kasabay ng pagpapaluwag sa ilang mga panuntunan sa syudad, tila nagbalik normal na ang ilan sa ating mga kababayan, gaya na lamang ng grupong ito ng mga kabataan na pinahintulutang magbalik sa pagsasagawa ng non-contact sport tulad ng skateboarding. Balik operasyon na rin kahapon ang mga malls sa lungsod. Bawat kliyenteng papasok ay kinakailangang makuhanan ng temperatura, magsulat ng pangalan at mag-disinfect ng kamay. Ganito rin ang siste sa iba pang restaurants. Ang ilang mga karinderya naman na tumatanggap na ng dine-in, nagbawas na ng mga lamesa sa kanilang dining area upang masunod ang social distancing. Pinahintulutan na rin ang 50% capacity operation ng mga fitness centers at iba pang recreational facilities. Ipinagbabawal ang e-gaming, pero papayagan ng mag-operate ang mga internet shops at 50% capacity. Malilimitahan naman ang basic haircutting services o malilimitahan sa basic haircutting services ang mga maaaring gawin ng mga barberya at beauty parlor na magbabalik operasyon na sa Lunes, June 7. Maaari nang mag-operate ang mga boarding houses at iba pang long-term accommodation establishments sa lungsod. Pahihintulutang naman magbigay ng basic lodging services sa kalahati ng kanilang venue capacity ang mga hotel, lodging, hospitality establishments na mayroong DOT Certificate of Authority to operate. Kaugnay naman sa pampublikong transportasyon naman, nananatili pa rin sa kalahati ng kapasidad ng mga jeep at taxi ang pahihintulutang magbiyahe at patuloy pa rin ipinapaalala sa mga driver nito ang no mask, no ride policy. Mabilis ang COVID update naman po tayo, Secretary Yusek Rocky. Kahapon po, 5 panibagong kaso na ng COVID-19 ang naitala dito sa Cordillera.
tig 2 kaso mula sa Baguio City at Itogon Benguet at 1 kaso naman kauna-unahan para sa probinsya ng Apayao. At yan na muna ang latest kaugnay sa COVID situation ng rehiyon at sa MGCQ situation ng Summer Capital. Live mula rito sa Baguio City, Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera para sa Bayan. Salamat kabsat Daniel Grace de Guzman. Samantala, silipin din natin ang pinakahuling balita sa Davao Region kasama si Regine Lanusa. Yes, Yusek Racking, muli na ang binuksan sa publiko ang Davao Public Market dito sa Davao City matapos ang mahigit isang linggong pagpapasara nito dahil na rin sa 6 na individual na nagpositibo sa COVID-19 na may exposure sa nasabing palengke. Ngayong araw ang unang araw na binuksan ito at kapansin-pansin na mga ilan-ilan pala ang namamalengke dito. Ayon naman sa market master itong palengke, mahigpit ang kanilang pagpapatupad ng mga preventive measure kung saan lahat ng mapapasok ay hinahanapan ng food and medicine pass. Kailangan rin ng alcohol upang makapasok at kung hindi nakapagdala ay maaring maghugas ng kamay sa kanilang hinandang hand wash area. Kung papasok sa nasabing palengke ay mapapansin na nilagyan na ng cellophane ng mga nagtitinda ang kanilang stall. Ito ay upang mapanatili ang social distancing ng mga tindera at mamimili. Limitado din ang pinapayagang helper ng mga tindero at tindera upang hindi magsiksikan sa kanilang stall. Araw-arawin din ang disinfection at flushing ng palengke kung saan pagkatapos ng market hours ito isasagawa. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na negatibo sa COVID-19 ang lahat ng nagtitinda sa nasabing palengke. Matatandaan na isinailalim ang lahat sa health screening noong mga panahong sarado pa ang palengke. Hindi rin pinayagang makapagtinda ang mga individual na hindi nakapag-health screening. Sa ngayon ay nananawagan ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mamamalengke sa Davao Public Market na sundin ang lahat ng protocols na ipinapatupad sa palengke. Ito ay upang ito'y para na rin sa kapakanan ng lahat at upang maiwasan na ang upang hindi na rin maulit ang pagpapasara ng nasabing palengke. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Davao City. Regine Lanusa para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanusa ng PTV Davao. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa ating partner agencies sa kanila pong patuloy na suporta at walang sawa sa paghatid ng makabuluhang balita at impormasyon. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 sa inyong araw-araw na pakikisa sa ating programa. Mabuhay po kayo. Nako, gustuin man namin ni Rocky pabain pa ang programa, pero hanggang dito na lang po talaga. Dito po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito, ha. Meron pa bukas. Ako po muli ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar, mula sa Presidential Communications Operations Office. Opo, Secretary Martin, batiin lang natin ang happy birthday yung butihing mami ni Miss Chit Gatan na si Angela Gatan po, 94 years old. Happy birthday si po. Happy birthday po. Kalain mo, 94 years old. Aabot pa kaya tayo ng 94? Eh si Chit siguro baka umabot pa ng 95. Yan. Nasa labo nila, mahaba buhay. Pwede. Happy birthday po. Happy birthday po. At mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas po muli, dito lamang sa Public Briefing, hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to, kaya natin to. Healthwatch, alerto, pangkalusugan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanhina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyong gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso, at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang 10th linggo at 14th linggo kasabay ng huling dose ng OPV
ay ang IPV or inactivated polio vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang 14th week. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio. Kaya siguruhin mapabakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo.